Hi guys, welcome back sa ating channel. For today's video is magtatagalog tayo kasi maraming nag-request na magtagalog tayo. So ang gagawin natin ngayon is mag-i-install tayo ng sound system sa ating motor. So baklasin muna natin tong cover na to, yung box cover at saka yung body cover para ma-access natin yung box natin. So let's go. Ito na guys, tapos ko nang baklasin yung cover. So kung mapapansin nyo, meron ng butas yung aking U-Box kasi second hand lang kasi ang pagkabili ko rito. Alam mo naman tayo, medyo wala tayong pera. So ayun. So wag muna kayong bumili ng mga materials. Sukatin nyo muna tong dimension ng U-Box nyo. Length, width, saka yung deep. Para malaman nyo kung anong speaker ang swak na size para sa U-Box nyo. Okay. Sa paggawa naman ng butas is pwede kayong gumamit ng jigsaw. Kung wala kayong jigsaw, pwede rin kayo gumamit ng drill bit. Gawin nyo lang is i-form nyo na circle yung drill. Tapos gawin yung pa-circle. Ganyan ito. Tapos yung tip ng kutsilyo is ipagdugtong nyo yung circle ng drill bit. So yan yung. Tapos wala rin kayong drill, pwede kayong gumamit ng soldering iron. Kung gusto niyo talagang ibabas yung pwersa ng amplifier niyo is magpalit kayo ng 5L or 6L na battery. So sa stock ng Honda is naka 4L lang siya. So maliit lang yung amperahe na binibigay niya sa amplifier. Okay? So ito na yung speaker na nabili ko. So hindi sila nagkakapareho kasi sa isang tindahan is isa lang yung available nila na ganitong speaker. So akala ko meron pang stock sa iba. Kaya binili ko na yung isa, tapos marami na akong tindahan na napuntahan, wala silang available na ganito. So ito na lang yung nabili ko. So pareho silang 5 inches, tapos yung isa ito is 200 watts, ito naman is 150 watts. Ihinang natin yung wire para diretso-diretso na tayo sa paglagay sa U-Box. At ito naman yung amplifier na gagamitin natin. So nabili ko ito sa Shopee na sa halagang 500 pesos. Nasubukan ko na to almost 1 year na. So kaya nasira yung tone control niya. Ang ginawa ko na lang is binypass ko yung tone control niya, tapos rekta na lang yung volume. So yan. Ito yung wiring diagram ng ating amplifier. So dito is speaker out, yung apat na pin, tapos sa power naman yung dalawa, tapos ground at saka yung antenna ng ating amplifier. Ito yung connector niya, may kasama ng wire. So dito natin i-connect yung mga speakers at saka yung supply. Sa tweeter naman is gamit ko is itong tag 45 pesos na tweeter, isang piezoelectric tweeter. Ang gagawin lang natin dito is maglagay tayo ng capacitor para ma-filter out yung low frequency at ma-enhance yung quality ng ating tweeter at di na rin madaling masunog. Ilagay nyo lang ito sa positive ng ating terminal ito. Tapos dito na natin idudugtong yung positive wire ng nagaling sa amplifier. Tapos ito naman isa negative. Bali dalawang ganito, isa sa left channel at isa sa right channel. So mahalaga ring maglagay tayo ng fuse. To. So ang gamit ko na fuse is 3 ampere para medyo sensitive siya kapag merong na kapag merong grounded or short circuit sa ating mga wiring. Okay? To. Ito yung bolt anat natin na gagamitin para pang lock nito. Huwag kayong bibili sa mga motor parts kasi 15 pesos yung isa nito. Samantalang sa hardware ka bibili is tag 0.75 pesos lang. Okay,
sa paglalagay ng tweeter is depende yan sa inyo kung saan nyo gustong ilagay. Basta wag lang malapit dito sa ating ignition coil kasi yung nagkakaroon kasi ng interference yung ating tweeter. May frequency na pumapasok dito sa ating tweeter. Ang nangyayari is tumutunog tong tweeter, sumasabay sa revolution ng ating motor kahit hindi naka-on tong ating tweeter. Okay? So nagbibigay siya ng ingay. So akala nyo may sira na yung makina nyo kasi may kakaibang tunog. So ito yung ignition coil niya. Huwag nyo itabi na malapit dito. Diyan, yan. So maglagay na tayo ngayon ng speaker. So dito natin ito ilagay. Nagkabit muna ako ng bolt and nut para magsilbing guide. Yan. So ito na po yung magiging output niya, guys. So ito yung screw. Hindi ko na nilagyan dito kasi naka close naman yung ganyang cover. So depende yan sa inyo kung ano yung gusto nyo. Maganda kasi kapag smash yung motor nyo kasi yung new box nya dito is flat. So hindi na kailangan pang itulak mo ng ganyan para dumiin yung cover nya. So okay na to, guys. Naglagay na pala ako dito ng switch para hindi paglaruan ng mga bata. Sa fuse naman tayo, itong isang wire is ilagay natin sa ating positive sa battery. Yan. Tapos yung isang dulo naman is ilagay natin yun, i-connect natin sa isang dulo ng switch. Tapos yung isang dulo ng switch ay i-connect natin sa positive ng ating amplifier. So ito yung wire ng ating tweeter. So gagawin natin is parallel natin sa ating speaker. Dito yung positive, tapos ito yung sa negative naman. Yung isa sa kabila naman is same lang sila. Ganyan. Okay? So ito na yung amplifier natin. I-connect na natin tong ating ito, connector. Kasi tapos nang ma-connect lahat. Yan. Ito na yung output niya, guys. Ito na yung finished product natin. So yung amplifier is nilagyan ko ng screw para dumikit dito sa ating U-box. So mayroon pang space dito para sa mga tools and kahit anong ilagay mo. So bubalik natin yung cover tapos mag-sound test tayo. Kunin ko muna. Music play mode. Pisa yan ako TV. Sayang dako TV. 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 Di sayang dako TV. Di sayang dako TV. So yun na po yun. So sa may mga katanungan, mag-comment lang po kayo at sasagutin natin yan. Kasi meron akong nakalimutang sabihin. So mag-comment lang kayo and keep safe.